Ako si Ma'am Mitch, mula sa Las Piñas National High School at welcome sa AP Hub. Ano nga ba ang AP Hub? Ang AP Hub ay isang learning platform kung saan iyong matutunan ang mga aralin sa araling panlipunan. For sure, familiar ka sa mga issue na kinakaharap ng ating lipunan. Tulad na lamang ng COVID-19, issue sa kasarian, fake news at iba pa. Sa bahagi nito, iyong matutunan ang araling panlipunan sa 10 maitang o mas kilala sa tawag na contemporary issue. Sa pagtalakay natin sa ating mga araling, tutulungan tayo ng mga AP Hub educators mula sa Las Piñas National High School. Ako si Miss Irish. Ako si Ma'am Jane. Ako si Ma'am Manu. Ako si Ma'am Ray. Ako si Sir Jonel. Para sa ating pagbusisi sa mga contemporary issue. Ang paksang ating tatalakayin sa araling ito ay tungkol sa konsepto at kahalagahan ng pag-aaral ng contemporary issue. Ngayon, ay ating alamin ang pahulga ng contemporary issue sa tulong ni Ma'am Mary. Contemporaryong issue. Isa-isahin natin ang kahulugan ng mga salita na bumubuo rito. Ang salitang contemporaryo ay nagmula sa salitang Latin na contemporarius, na halaw sa mga salitang com na ang ibig sabihin ay with or together, at temporarius na nangangahulugang of time. Sakop nito ang mga pangyayari sa daigdig mula sa 20 hanggang 21 siglo na patuloy na nakaaapekto sa pamumuhay ng tao sa isang lipunan at takbo ng pangyayari sa daigdig. Ang salitang issue naman ay ang mga pangyayari o suliranin na may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Sa kabuuan, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang suliranin sa lipunan na nakaaapekto sa pamumuhay ng mga tao na naganap sa pagitan ng 20 hanggang 21 siglo. Tandaan, masasabi natin na ang isang usapin o kaganapan ay isang kontemporaryong issue kung ito ay mahalaga sa lipunan. Ito ay patuloy na napag-uusapan at nagiging batayan ng debate sa lipunan sapagkat mayroong magkakaibang pananaw ukol dito. Ito ay may malinaw na epekto sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Ito ay nagaganap sa kasalukuyang panahon. Halimbawa ng mga kontemporaryong issue. Pagpapasabog ng North Korea sa Joint Liaison Office sa Quezon. Pagbasa ng National Security Law ng China para sa Hong Kong. Pagkamatay ni George Floyd sa Minneapolis, Minnesota dahil sa aligasyon ng counterfeiting. Patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pagtadhana ng Anti-Terrorism Bill at modernisasyon ng jeepney. Sa dami ng kinakaharap nating contemporary issues sa araw-araw, isa sa mga tanong na maririnig natin sa ating mga kausap ay kung ano ang opinion natin tungkol dito. Makakapagbigay lamang tayo ng isang matalinong opinion kung ating susuriin ang mga ito. Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod na aspekto sa pagsusuri ng contemporary issue. Una, kahalagahan. Ang kahalagahan ng isang issue ay tinataya sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga tao o institusyon ng lipunan na naaapektuhan nito, lugar kung saan ito naganap, at salik na nakaimpluwensya sa pagsisimula nito. Tinitimbang dito ang relevance ng isyung nabanggit. Halimbawa, mahalagang matalakay ang issue ng paglaganap ng COVID-19 sa isang bansa at daigdig
sapagkat malaki ang epekto nito hindi lamang sa estado ng kalusugan ng isang bansa, kundi maging sa takbo ng ekonomiya, kalagayang panlipunan, at takbo ng politika ng mga bansa sa daigdig. Ikalawa, pinagmulan. Dito, inaalam kung paano itinuturing ng mga sanggunian ang isang issue at kung ang pinagkuhaan ng mga impormasyon ay may kredibilidad at mapagkakatiwalaan. Halimbawa na lamang nito ay ang pinagkuna ng mga balita gaya ng mga television network sa bansa, social media, opisyal na datos ng mga ahensya ng pamahalaan at pandaigdigang organisasyon at iba pa. Mahalagang suriin ang pinagkunan ng mga impormasyon upang maiwasan ang pagbuo ng pananaw batay sa mga fake news o pananaw na bahay sa isang panig lamang. Ikatlo, mga pagkakaugnay. Inaalam dito kung paano naaapektuhan ng issue ang iba't ibang sektor at institusyon sa lipunan. Halimbawa, ang kawalan ng hanap buhay ng mga empleyado sa isang nagsarang kumpanya ay maaaring para sa iba ay issue lamang ng iilan. Subalit, kung ating susuriin, ito ay mayroong epekto sa pamahalaan dahil sa mababawasan na kita nito mula sa ibinabayad na tax ng nagsarang kumpanya. Ang kawalan naman ng hanap buhay ng isang empleyado ay makakaapekto sa kanyang pamamaraan ng pagkonsumo na mayroong epekto sa mga dati niyang tinatangkilik na produkto o serbisyo. Ang mga maliliit na negosyo tulad ng mga kantin na nasa paligid ng nagsarang kumpanya ay maaaring malugi dahil sa kawalan ng kumakain dito. Ganon din, maaaring dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga empleyado ay magdesisyon ito na i-enroll ang kanyang anak na dating nag-aaral sa pribadong paaralan sa pampublikong paaralan dahil sa kawalan ng kita. At ang pangyayaring ito ay makakaapekto sa bilang ng enrollee ng isang pampribadong paaralan na kabawasan sa kita nito. Ikaapat, pananaw o perspektibo. Binibigyang pansin dito ang magkakaibang pananaw at perspektibo ng mga tao tungkol sa isang issue. Tinitimbang dito ang papel ng social media sa pagpapalaganap at pagbubuo ng pananaw ng mga mamamayan sa issue. Halimbawa, sa pagsisimula ng offline tokhang, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ibang tao. Mayroong sumang-ayon sapagkat ito ang nakikitang pinakamabilis na pamamaraan upang masugpo ang suliranin sa droga. Mayroon din namang hindi sumang-ayon dahil ito ay itinuturing na paglabag sa karapatang pantao. Ikalima, maaaring gawin. Sa bahaging ito, inaalam ang maaaring positibo o negatibong epekto ng inihahaing solusyon at ang pananaw ng mga sektor na maaapektuhan nito. Halimbawa, sa ating pagharap sa pagtaas ng COVID-19 sa ating bansa, maaaring suriin ito kung ano ang naging epekto ng quarantine sa ekonomiya ng bansa, sa kalagayan ng kalusugan at edukasyon, paggamit ng teknolohiya, o sa kalagayang mental ng isang individual. Ika-anim, personal na damdamin. Inaalam dito ang pakiramdam ng mga taong naaapektuhan ng isang issue. Sa pamamagitan nito, mababalanse ang iba't ibang pananaw ng mga tao tungkol sa isang issue upang makabuo ng isang praktikal at epektibong solusyon na susuportahan ng nakararami. Halimbawa, ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw ng mga magulang tungkol sa darating na pasukan dahil sa banta ng pagkalat ng COVID-19. Mayroong mga magulang na nais ipagpaliban ang pagbubukas ng mga paaralan habang ang iba naman ay nais na mag-homeschooling o flexible learning ang kanilang mga anak upang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral sa kabila ng paglaganap ng epidemya. May ilang magulang din na bukas sa pagpapapasok sa kanilang anak sa paaralan, subalit naghihintay ng maliwanag na tugon mula sa ahensya ng pamahalaan tungkol sa kasiguraduhan ng kaligtasan ng kanilang mga anak sa pagbabalik eskwela. Mahalaga na ating tandaan na ang damdamin ng isang tao tungkol sa isang issue ay maaaring maapektuhan ng kanyang kasalukuyang kalagayang panlipunan, paniniwala o ideolohiya.
at sa huli, epekto. Tinataya dito ang lawak ng epekto ng isang issue sa iba't ibang dimensyon ng lipunan tulad ng epekto sa kapaligiran, ekonomiya, politika at lipunan. Halimbawa, ang issue ng cyberbullying. Maaaring sa una ay tignan ito bilang suliranin lamang ng isang individual. Subalit, ito ay refleksyon ng lagay ng kamalayan ng mga tao, lalo na ng mga kabataan sa karapatang pantao at maaaring kawalan ng batas o institusyon na maaaring magtugi sa mga taong nagbibigay ng negatibo at mapanirang komento sa kapwa gamit ang internet at iba't ibang social media. Sumusunod ay maituturing na contemporary issue. Itaas ang green flag kung ito ay contemporary issue at red flag kung hindi. Una, unemployment. Green flag! Tama! Ma'am Jane, bakit natin ito maituturing na isang contemporary issue? Ang unemployment ay maituturing na contemporary issue dahil ito ang pinakamainit na usapin sa kasalukuyan dahil sa libu-libong mga manggagawa na nawala ng trabaho. Nakaaapekto ito hindi lamang sa mga manggagawang nawala ng trabaho, pati na rin sa kanilang pamilya at higit sa lahat sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ikalawa, US-China Trade War. Green flag! Tama! Ma'am Jane, paano mo nasabi na ito ay isang contemporary issue? Ang US-China Trade War ay maituturing na kontemporaryong issue dahil ang pangyayari ito sa daigdig ay maaaring makaapekto sa ating bansa dahil sa kasalukuyang posisyon at patakaran na mayroong kinalaman sa ating ugnayang diplomatiko sa Estados Unidos at China. Kando, hidwaan ng mga social media influencer. Red flag! Ma'am Mitch, bakit ito hindi maituturing na isang contemporary issue? Ang pagkakaroon ng hidwaan ng mga social media influencer ay hindi maituturing na contemporary issue. Bagamat ito'y napag-uusapan at matunog sa mga social media networking sites, hindi ito lubusang nakaka-apekto sa buhay ng tao at ng lipunan. Ito ay maituturing na personal na issue na hindi kailangan bigyang solusyon ng lipunan. Sa pagkatao ng isang individual. Una, maipamabalik at may pauunawa sa iyo ang mga kaganapan sa lipunan. Dalawa, magagamit mo ito sa pagpapahagi ng wastong impormasyon at pakikilahok sa makabulungang desisyon. Pangatlo, makatutulong ito upang makabuo ng matalinong desisyon. At higit sa lahat, maihahanda ang sarili sa mga suliraning kakaharapin at magiging kabahan sa pagbuo ng mga solusyon. Sa kabuuan, ang contemporary issue ay nakatutulong sa paglinang ng iyong kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga bilang isang mabuting mag-aaral at mamamayan ng bansa at kaibigan. Sa ganitong pamamaraan, tayo ay makabubuo ng isang lipunang mulat, mapanuri, at matalinong tumutugon sa mga hamon ng contemporary issue. Tandaan, maging mulat sa lipunan! Ang pagbabago ay nasa ating kamay.